Christmas Sugi. Magandang araw sa inyo mga sugi. Ngayon isusunod ko na ang bulang lang na bangus. Sa Tagalog, alam ko yata sinigang na bangus na may bayabas. Ito yung mga ingredients niya. Okra, gabi, paksi, siling paksi ah. Kangkong. Ay, hindi pala mawawala yung patis tsaka asin syempre. Ngayon nilalagay na natin yung gabi. Pakulo na rin din tayo ng tubig. Kasi kailangan mauna yung gabi. Dahil kailangan siyang palambutin. So yun mga suki, kinuha ko rin yung tirang bayabas, isasabay ko na, sayang din. Pero meron na akong binabad na bayabas sa mainit na tubig. Ayan. Sasabay na natin siya sa ating pinakuluang baboy. Sabi daw nila magkanta ka para masarap yung lulutuin mong ulam. So yun mga Zuki, luto na ang ating gabi. At ilalagay ko na ang binabad kong bayabas. Yan yung pangsabaw syempre mga Zuki. La 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 kumukulu kulu. Diba? So yun mga suki, luto na ang gabi. Kitang-kita nyo naman ang lambot. Kaya nilulusaw ko yung gabi mga suki kasi gusto ko makain talaga siya ng mga bata. Lalo na hindi sila kumakain ng gabi. Tsaka pampalapot din siya ng sabaw. Para lumapot yung sabaw talaga at maging white. Ilalagay na rin natin yung okra. Okra, okra, okra. Maraming okra, di ba mga suki? Kasi mahilig ako sa okra. Kunin pa natin yung konting katas niya. Para talagang malasahan mo yung talagang bayabas na bayabas. Sinigang sa baboy na may bayabas. Di ba ang sharep? At maglalagay na tayo ng patis. Yan. Yan. Hintayin na lang natin siyang kumulo mga suki. At nilalagay na rin natin siya. At ilalagay ko na rin palang siling green. Hindi ko siya iniwan ng pagitna kasi kailangan buo yung siling green. Kasi lalo na may mga bata kaming kasama. Diba? Baka maanghang yung ano namin, sinigang. Tsaka lalagay ko na rin ang kangkong. Kami na lang ang maglalagay ng sili mamaya. Pag magsasawsaw na kami ng patis at tsaka... Ayun nga, sili. Che-check ko muna yung baboy kung okay na siya. Ayun mga Zuki, okay na ang ating baboy, malambot na. So hintayin na lang natin siya ng kumulo hanggang sa maluto. So yun mga Zuki, luto na ang ating sinigang na bulanglang na may
ay, sinigang na bulanglang na may bayabas. O, diba? Ngayon, isusunod ko na ang sinigang na bangus na may bayabas. Kung papansinin nyo mga Zuki, hinalo-halo ko na rin yung mga ingredients at inuna ko na bago yung bangus kasi kailangan iuna, kailangan unahin muna na lahat ng mga ingredients. Kasi baka malusaw yung bangus natin, di ba? Hintayin lang natin siyang, hintayin lahat natin kumulo yung mga sangkap. Sorry, nabubulol ako sa pagkatagalog. Hindi mi sanay. O yan, hintayin lang natin kumulo yung mga nilagay natin na sangkap. So yun mga Suki, kumukulo na ang ating sa bawat at ang mga ingredients. Nagsain na rin ako ng kanin. Oh shit, hindi kasya. Ilalagay na natin ang bangus. Yan, di ba? Huli ko talaga nilalagay yung bangus at saka yung kangkong. Kasi hindi ko na siya hahaluin pa pag inilagay ko na yung bangus at ang kangkong. Baka malusaw yung baboy ko, baka maging giniling. Ay, baboy. Este, bangus. Dalawa kasing putahing niluto ko today, baboy at bangus. Kaya iba-iba na yung nababanggit ko. Ilalagay na natin ng kangkong. Hayaan lang natin siya mga Zuki. Ayan na mga Suki, luto na ang ating sinigang na bangus o bulanglang na bangus. Diba? Sarap-sarap. Charman! O, diba? Mag-isip na kayo ng mga sausawan kung anong gusto nyo, diba? Dalawang ulam yan. Ito na ang ating bulanglang bangus o sinigang sa bangus na may bayabas at ang bulanglang na baboy. Diba? Ano kayo masarap na sausawan din? Ngayon mga Suki, tapos na tayo. Salamat sa mga nag-subscribe sa channel ko. Sana patuloy pa rin kayo manood ng vlog ko at patuloy niyo pa rin akong suportahan. Pa-share naman mga Suki at pa-subscribe ulit. Thank you and God bless.